Yung presyo nito is umabot siya ng... Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, like, share, and subscribe. Click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating DA-17B 4x2 Triptronic Captain Seat RO6A engine 660cc 49 horsepower DVT engine. So ito yung mga minivan na pinakatipid sa gas consumption mga kol. So nagre-ratio po ito ng 1:15 to 1:19 yung gas consumption nito mga kol. So check natin, tapusin natin yung video para malaman ninyo po yung presyo ng ating unit. So ayan, makita natin ngayon is metallic dark gray yung unit natin. Ayan, so unsaturated po yung gamit natin. Fully tinted po yung unit natin. So high roof po itong ganito mga kol. Makita natin. So auto fold po yung kanyang side mirror. Basta mga captain seat sa mga D17V is auto fold yung ating side mirror. So kompleto po siya sa rain visor. Ayan, so ito yung kanyang mga handle sa kanyang mga door handle. Ayan, so dito rin makita natin yung ating mag wheels. So 13 inches brand new tire, din brand new yung mag wheels natin. So ito yung design na napili ng ating customer. So yan, fully undercut din yan mga kol. Ayan, so yung headlight H4 titin, so black yung ating grills. Ayan, so ito yung kanyang headlight. So compare sa mga old model, yung D17D is wala na po siyang tinder light kasi yung design ng kanyang headlight meron na dito sa gilid. So reflect na po yan sa gilid mga kol. Ayan, yan po yung unit natin. Ayan, so disc brake yung harap, then drum brake yung dito sa likuran. So coil spring yung ating gamit dyan. So original po yan coil spring. Ayan, so high rope. So makita natin dito, stock lang siya, wala siyang masyadong accessories na pinalagay. Ayan, so meron siyang third light, washer natin dito, wiper dito sa back door. Ayan, so ito yung kanyang opener, door opener. So makita din natin yung ating ano dito mga kol, yung ating taillight. So same lang po siya sa DE64B pero mas malapad po itong mga DE17B mga kol. Ayan, so meron siyang reverse camera dito, complete LTO registered. Ayan, so yan po yung likuran niya. Ayan, so meron siyang pinalagay na third set dito, mat kabilaan po yan. So brand new yung matting natin. So ganaan nito, yan high roof siya. So ito yung room light dito sa likuran, then captain seat. So pagkita natin, so yung ganaan nito is pwede natin yan i-fold yung mga upuan natin para mas marami po tayong mailagay na mga gamit pang negosyo. Ayan, so titingnan natin, i-fold natin yung upuan. So hilain natin dito. Ayan, so check natin sa kabilang side kung ano yung makikita natin. Ayan, dito. Ayan, dito rin hilain natin to. Ayan po yung upuan natin. So patanggal natin yung ano upuan para mas makita natin. Tanggalin natin yan left and right. So para makita natin kung gaano kalaki yung space ng ating DE17B. So yan po, napakalawak. So kasya po yung motor dito mga kol. So pakita tayo. So pakita natin dito. Pag uupo tayo dito, ito yung space natin. Diba? Ang taas. Yan o. Diba? So pwede natin kung nakahiga tayo dito, yan po yung space natin. Yan. Yung clearance, so yung height natin is nasa 5'4". Kaya pwedeng-pwede natin to pang camper van makan. So yun. So check natin. Balik natin yung mga upuan dyan.
Then, ito. Balik natin. So, nakaka-pin seat to mga kol. Ayan, tapos meron siyang armrest dito. Ayan, pabalik natin. Pumupuan. Meron siyang armrest, headrest. Ayan. So, fixed type. Yung ating unit. So, dito makita natin. Brand new na yung mating natin. Dito makita natin yung plastic dito. So, basta mga captain seat, naka-plastic na yan. Dito yung jack natin at saka yung ating tire range. Ayan, so yung riser natin na dito. So, kaganaan sa unit na captain seat is all power. Power window, power mirror po yan mga kol. Ayan, auto fold. Function lahat. So, ito din. So, ayan, power window. So, function lahat. Yung makita natin, ayan. Yung mga mirror niya is functional lahat mga kol. Ayan, pagtutunog na po yan mga kol, ibig sabihin is naka-full adjust na po yung ating mirror. So yan, dito rin makita natin sa itaas, yan po is meron tayong extra lagayan dyan. So meron tayong headroom, ayan o. Meron tayong lagayan dito. So marami po yung pwede natin ilagay dyan. Kompleto po siya sa sun visor. Ito, room light natin dito. Ayan, functional. Yung ating center mirror. Meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Kompleto po siya mga ng mga bottle holder, cup holder. Ayan, so left and right meron din dito. Ayan, so naka handbrake na po ito mga kol, kasi Tiptronic. Makita natin yung ating holder dito. Ayan, so dito makita natin yung ating headlight adjuster. Ayan, so ito wala na. Condim to. Air fan, wala na din. Condim na yan. Kasi for, doon na yan sa mga nag-snow na mga area. Wala naman tayong snow dito. Ayan, so brand new yung mating natin. Ito yung legroom natin. Ito natin. Ayan. So ito yung makita natin dito sa ating dashboard kung nandito tayo. Ayan, so park. Then makita natin, meron na siyang door indicator kung naka-open. Ayan, dito, handbrake indicator. Then dito, yung ating shifter. Ayan, so shifter natin. Pag dito natin ilagay, ibig sabihin na automatic mode, mag-indicate dito na 1D. So automatic po yan, mag-engage pag tatakbo na tayo ng mabili. So hanggang 5 speed po yung ating transmission. So gusto natin na manual mode, dito lang. So paddle shift lang yan. Plus and minus lang yung kanyang engagement kasi naka-EG store auto gear shift. Ayan, so makita natin dito is yung ating blower switch. Ayan, ayan, lakas. Tapos dito yung ating aircon switch. Ayan o, mandat na yung aircon natin. Tapos dito yung ating blower, air vent isa, dalawa, tatlo and apat. So yan po yung air vent natin. So yung hazard switch nandito. Then meron din tayong charging port dito mga kol. Ayan. So glove box. Ayan. Ayan po. Ayan yung glove box natin. So yan po yung legroom natin mga kol. Diba? So check natin yung makina ng ating unit. Ayan. So yung DVT na makina. So ito yung mga latest model. Ayan. So ayan. So ito yung makina na RO6E engine VVT 12 valve 3 cylinder. So 49 horsepower po ito mga kol. Ito yung tipid sa gas. So ito yung halos gamit sa Japan na mga unit mga kol. Ayan, so makita natin dito yung ating PCB valve, yung injector natin. So camshaft sensor nandito. Ayan, yan po yung camshaft sensor natin nandito. Yung ignition coil natin at saka spark plug nandito sa ilalim mga kol. Ayan, so dito tayo mag-refill ng engine oil. VVT solenoid, ayan po yung sa VVT natin mga kol. So mga oxygen sensor natin, temperature sender nandito. Ayan, so check natin sa kabila. Diba, ang pintab ng unit. So tested na po ito. Natested na namin ito long drive. Nandito yung chassis number. Then ito yung gas tank opener. Ayan. So check natin. So function. Then ito. Dito makita natin yung kabilang side. So ayan. Makita natin yung ating EGS oil nandito.
Yan, so makita natin dito yung ating throttle body. So fully electronic po yung throttle body natin, mga call. Wala po siyang cable. Hindi katulad ng mga DA64B na may cable. Ito is wala na po. Yung accelerator pedal natin is fully electronic na din. Wala na pong cable. So hindi tayo maguri na maputo yung ating cable, mga call. So yan, dito makita natin yung ating alternator, aircon compressor, main fuse box, at saka yung ating air filter housing. So iwasan nyo, kung mag-cleaning kayo ng makina, iwasan nyo po mabasa yung dito na side. Ito yung ating ECU. So yung check naman natin yung hood natin. So yan, makita natin yung stick natin is nandito. Ayan, yung coolant reservoir natin is nandito. Windshield washer din yung ating brake fluid. So yung basic setup nito, mga call, is nasa 320,000. Pero ito, nagdagdag po yung customer natin ng 5,000 para sa kanyang third seat. Kaya yung presyo nito is umabot siya ng 325,000 all in na po, mga call. Yung hindi kasama po is yung shipping fee. So kung saan man kayo, your pa-deliver nyo, additional lang po tayo. So yung Luzon is yung shipping is nasa 25 to 42,000 yung shipping fee. Depende yan sa size ng unit, depende rin sa shipping lines na gagamitin natin. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung notification bell para laging updated sa ating masusunod na video uploads kayo ito. Huwag nyo rin kalimutan i-follow yung Facebook account natin, Dudong Laagan Surplus, Facebook page, Dudong Laagan Auto Care Center, Mini Camper Van ni Dudong Laagan, Surplus TV page, at saka yung TikTok natin, Surplus TV by Dudong Laagan. Yan lang muna, mga call. Ingat and God bless sa ating lahat. Bye-bye!